Isang kasunduan naman ang nilagdaan sa pagitan ng Labor Department at ng DILG na magsusulong para mapataas pa ang employment rate sa bansa. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Walang tigil ang gobyerno sa paghahanap ng paraan upang mapataas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa bansa. Katunayan, ngayong araw, isang kasunduan ang nilagdaan ng DOLE at DILG upang palakasin ang peso map sa bansa. Mas magkakaroon ng ngipin, magkakaroon ng drive ang mga peso to do more things para mas maganda yung ating employability program. Sa tulong ng peso map, maaabot ng mga Pilipino ang mga impormasyon sa mga bukas na trabaho. Meron ding mga trainings at iba't ibang oportunidad. Sa ilalim ng kasunduan, bawat lungsod at munisipalidad sa buong bansa magkakaroon na ng opisina ng peso map. Sana maging permanente yung opisina nila, maging permanente yung mga tao na hindi tuwing nagkakaroon ng palitan ng administrasyon, ay nag-iiba po yung mga tao na nagmaman o kaya nagmamanage. Dapat lamang talaga na sana maging ito'y permanente na at nandiyan na siya. In short, ma-institutionalize. Hindi lamang ang posisyon niya, ang mga programang gagawin on the ground, magmula sa national, provincial hanggang ibaba. At makikita nyo, ito'y pagtutulungan ng Department of Labor, ng Peso Map at ng DILG. Nakikita naman ng DOLE na malaking hakbang ito upang mapataas pa ang employment rate sa Pilipinas. Ito po ay may kinalaman sa job facilitation, training, livelihood. Kasama din po sila doon sa mga pagpo-profile ng mga tao na binibigyan po ng programa o ng suporta, ayuda ng ating pamahalaan. So, malaking bagay kung ang ating pong mga peso ay lahat ay magiging institutionalized dahil malaki ang magiging tulong nila sa pagpapalago pa ng ating employment level. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.